At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. So update lang tayo patungkol dito sa chapter 1041. So may mga naidagdag na details doon sa spoiler na ipinalabas natin kahapon. So lalong-lalo na yung pagdating dyan kay Zunisha at saka doon nga sa bagong utos ng Gorosei sa mga CP0 at pati na rin doon kala Zoro. So mamaya ay titignan natin yan at pati na rin yung mga tanong na sinagot ng leaker natin patungkol din dito sa chapter 1041. So ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin to. At so simulan nga muna natin yung mga naidagdag na details sa mga minor events na makikita natin sa darating na chapter 1041. At dito nga yan, kay Nami, kay Zoro, kay Jinbei at saka kay Usopp. So kahapon ay nabanggit na natin na magkakaroon ng appearance etong apat na nga na to. At bilang panimula ay dito muna tayo kay Zoro. So dito sa area ni Zoro, ang nangyari dyan ay makikita na nga siya dyan ni Franky at ililigtas ni Franky etong si Zoro dyan sa pagkakahulog niya. So alam naman natin na etong si Zoro sa nakalipas na chapter ay nahulog nga yan dahil sa malakas na pagganig na nangyari dyan sa Onigashima. At ganun pa rin, wala pa rin senyales ng Death Reaper dito sa side ni Zoro. So naging successful naman itong paghahanap at pagliligtas ni Franky dito kay Zoro. So dito naman sa kabilang banda, sa side ni Nami ay nag-uusap na sila ngayon neto ni Zeus. So dito naman sa side ni Nami at saka ni Zeus, ang nangyari dyan ay umiiyak na pala itong si Zeus dahil sa pagkatalo naman ni Big Mom. So kaya nga dahil dyan ay nung na itong si Nami dito kay Zeus at ang sabi niya nga dyan ay ano na yung balak gawin nito ni Zeus. Kanino siya kakampi? Babalik ba siya kay Big Mom? O mag-i-stay siya dito kay Nami? At so sagot lang itong si Zeus at ang sabi niya nga dyan na kung pwede ay huwag siyang bigyan ni Nami ng mga weird names na ganyan. So hindi naman sinagot ni Zeus directly yung tinatanong sa kanya ni Nami kung babalik siya kay Big Mom o hindi. So parang naulit lang ano itong ganitong sitwasyon o scenario kay Nami at saka kay Zeus na tinatanong nga ni Nami kung kakampi ulit itong si Zeus dyan kay Big Mom. But anyways, ay eto nga guys yung update na o yung current status na ngayon ni Nami at saka ni Zoro. So pagkatapos niyan ay balik naman yan dito sa laban na ni Raizo at saka ni Fuku naman. So dito yung sa side ni Raizo yung hindi natin nakita kahapon, pero sa darating na chapter 1041 ay dineclare na talagang panalo na officially etong si Raizo dyan sa laban nilang dalawa ni Fuku. So sa wakas, natapos din ang tagal ng laban ng dalawa na to. Pero pagkatapos nga ng laban nilang dalawa dyan, ay dito na biglang dumating etong si Jinbei at niligtas niya ngayon etong si Raizo. So dito pala, eto yung magiging appearance ni Jinbei dyan sa chapter 1041. So ang lupit, sakto yung pagdating ni Jinbei dyan sa floor na yan, kasi nga nandiyan dyan pala etong si Raizo at eksakto kasi nasusunog na dyan etong si Raizo. Pero hindi pa nga dyan tapos dahil etong si Raizo ay nagmamadali nga siya at ang sabi niya dyan na meron kasi siyang inihanda na something. So hindi pa inire-reveal kung ano etong inihanda ni Raizo at saka kung para kanino yan, kung panlaban ba yan dyan kay Kaido o sa pagtulong sa kanila para nga tapusin yung gera dyan sa may Onigashima. Pero kung ano man itong inihahanda ni Raizo ay parang malaki itong ginagawa o gagawin ni Raizo. But then ayan pa lang naman yung para sa update dito sa side ni Raizo at saka nga ni Jinbei. At after nga nyan ay balik na tayo dito naman sa side na ni God Usopp. So dito naman ay may kita nga natin na tuloy-tuloy pa rin itong si Usopp sa pagpoprotekta at pagliligtas dito kay Kiku at saka kay Kinemon. So etong sa side ni Usopp, etong si Usopp yung isa sa mga malulupit na nga dyan. Kasi nga partida yan eh, kasi etong si Usopp lang mag-isa yung pumoprotekta dito kay Kiku at saka kay Kinemon laban sa mga tauhan niya ni Kaido. So dito talaga masasukat kung gaano katibay etong si Usopp at pati na rin yung abilidad na meron siya. But yan pa lang naman guys yung update pagdating naman dito sa side ni Kinemon, ni Kiku at saka nga ni God Usopp. So after nga nito ay dako naman tayo o punta na tayo sa mga update na sa mga major events na mangyayari dyan sa
chapter 1041. At simulan nga natin ulit yan dito sa may side nga ulit ni Orochi at saka nga neto ni Hiyori. So kahapon nga ay nabanggit na natin doon sa may spoiler na etong si Orochi nga ay natrap yan at etong si Hiyori naman ay ipinagtapat niya na yung totoong pagkatao niya dito kay Orochi. So now, ang nangyari dito ay etong si Orochi pala ay dapat magpapalit na yan ng anyo papunta sa kanyang 8-headed serpent. So gagamitin niya na etong kanyang mythical beast form pero hindi yan natuloy dahil etong si Hiyori ay bigla nga siyang sinaksak niya ng something na gawa naman sa sea stone. So kaya hindi natuloy napigil yung pagpapalit ng anyo neto ni Orochi. So very good ang lupit dito ni Hiyori. Talagang well prepared siya sa pagpunta dyan sa may isla ng Onigashima. At dito kitang kita natin na talagang ang target niya etong si Orochi kasi nagdala pa siya ng something na gawa dyan sa may sea stone. At talagang naghintay ng tamang pagkakataon etong si Hiyori bago niya atakihin o bago niya saksakin etong si Orochi. So kaya nga very good na very good dyan etong si Hiyori. Pero ang tanong na nga lang dyan ay mapapatay niya kaya, magiging successful kaya etong pinaplanong gawin ni Hiyori laban dyan kay Orochi. At so yan nga guys, yung patungkol naman o yung update pagdating dito sa side ni Orochi at saka ni Hiyori. So after nga nyan, ay talo naman tayo dito sa laban na ni Izu at saka nga ng mga CP0 na to. So ito yung isa rin sa mga hindi natin nakita kahapon. Pero dito nga sa chapter 1041 ay tuluyan ng maglalaban etong si Izu at saka etong mga CP0. At sa paglalaban nila na to ay parehas mananakout dyan etong si Izu at saka etong isang member ng CP0, etong matangkad na to. So ang sabi nga dito ay knockout etong si Izu at saka etong matangkad na to. Pero ang lupit ni Izu dyan, nagawa niyang talunin etong isa sa mga pinakamalakas na agent ng world government, partida pa yan, na talagang injured na rin, hindi na maganda yung lagay dyan ni Izu. So talagang may itinatago ring lakas etong si Izu, sadyang hindi lang ganun kahalata. Pero pagkatapos nga ng pagkaka-knockout dyan ni Izu at saka ng matangkad na member ng CP0 na to, ay dito na nga papasok yung bagong utos na ng Gorosei dito sa mga CP0 natin, which is yung dapat nga patayin na etong si Luffy kaagad-agad. So parang ang datingan dyan ay parang itadrop na ng mga CP0 na to yung utos patungkol naman dyan kay Robin na dapat capturein nga etong si Nick Robin. At ang ipapriority ngayon ay yung pagtapos dyan dali-dali kay Luffy. So kagulo na nga dyan etong mga Gorosei natin. Pero pagdating dyan sa bagong utos nga na pinag-utos ng Gorosei na to, ay may nagtanong dyan sa leader natin. At ang tanong nga sa kanya ay di ba raw mas madali yung paghuli kay Nico Robin kaysa yung pagpatay dyan kay Luffy. So now, ganito pala yung nangyari dyan. Natakot etong CP0 o itong boss ng CP0 sa pinagagawa o sa pinag-uutos ng mga Gorosei na to. At nag-complain nga siya dyan at ang sabi niya na imposible etong ipinapagawa ng Gorosei kasi nga masyadong delikado kung pupunta sila dun sa kalagitnaan ng laban niya ni Kaido at sa kanya ni Luffy. Kasi sigurado, magagalit etong si Kaido kapag may nag-interrupt sa laban nilang dalawa ni Luffy. At saka isa pa, sino yung makapapigil dun sa laban nilang dalawa na nagaganap nga sa may rooftop? So kaya nga nagko-complain dyan. At saka natatakot etong boss ng CP0 dito sa ipinapagawa ng Gorosei. So may punto naman talaga etong ipinaglalaban dyan ng CP0. So kahit naman ako yata hindi ako papayag na pupunta ako dun sa laban ni Kaido. Parang ano yun magiging ano, alay yung datingan natin dyan. Pero ang sabi dito ng Gorosei, alam nila na imposible etong ipinapagawa nila dito sa mga CP0. Pero gawin pa rin nila kasi nga just in case daw. So pagdating naman dyan sa just in case na sinasabi ng mga Gorosei na to, ay base dito sa leaker natin at base lang to sa kanyang pagkaka-interpret, ay referring daw etong mga Gorosei na to sa awakening ng isang devil fruit. At seemingly ang pinatutukuyan nila dito ay yung awakening ng devil fruit neto ni Luffy. So bakit naman ganun? Kasi nga kung titignan ay bakit naman minamadali na ng mga Gorosei na to na patayin etong si Luffy kung wala namang kinalaman yung devil fruit dito ni Luffy? At saka isa pa, mataas yung chance na ma-awaken nga etong ability o etong devil fruit ni Luffy dahil yung laban daw na nagaganap dyan kay Luffy at saka kay Kaido ay nasa top class level na nga raw yan ng pakikipaglaban o ng laban. So kaya pwede mag-trigger talaga at biglang mag-awaken yung ability o yung devil fruit neto ni Luffy. So ayan, yung iniiwasan at saka yung pinipigilan mangyari ng mga Gorosei na to. So kaya just in case. At so dagdag pa nga ng leaker natin dito na parang takot, parang lang naman takot etong mga Gorosei dyan nga sa awakening ng devil fruit na yan. So kaya nga dito talagang sumasakit na yung
ulo ng mga CP0 o ng boss ng CP0 na to. Talaga nagko-complain siya. Pero paalala lang guys na base lang naman to sa sariling pagkaka-interpret ng leaker natin. So hindi naman niya sinasabi na talagang eto na yung official na talagang kinakatakutan ng mga Gorosei na to, yung devil fruit ni Luffy. So wala namang ganun. Pero kitang kita na talaga nag-aalala, para nga natatakot na eh itong mga Gorosei na to dyan sa pwedeng mangyari o sa pwedeng ilakas pa ni Luffy. So kaya nila pinapapatay na itong si Luffy ngayon. So grabe ang just in case na word na yan. Ang lalim pala ng pinaghugutan dyan ng leaker natin. But anyways guys, ay eto nga yung makikita natin sa paparating na chapter 1041. At pagkatapos naman dito sa utos na o sa bagong utos na sinabi ng Gorosei dito sa mga CP0 natin, ay balik naman yan dito na sa may side naman ni Drake. So hindi pa tapos at hindi pa nga rin natin ito nakita kahapon, dahil dito naman ay biglang bumangon nga raw ulit etong si Drake at parang lalabanan niya daw etong mga CP0 ulit. So hindi pa tapos etong si Drake, pero hindi na rin malabo yan na talagang bawian niya yung mga CP0 kasi nga tinalo siya niyan nung una naglaban sila, kung matatandaan ninyo. Pero pagkatapos nga dyan ay idagdag na nga natin pati etong appearance nga ulit na ito ni Zunisha. So dito sa may chapter 1041 ay sinabi na kung ano talaga yung mission nito ni Zunisha, at yun nga ay walang iba kundi tulungan itong si Momo sa paikipaglaban dyan at saka sa pagbubukas ng bansa ng Wano. So ang dagdag pa nga dito na itong si Zunisha ay naghihintay na nga lang daw yan ng utos galing dyan kay Momo. So para doon sa mga nagpredict na itong si Zunisha ay lalaban dyan at naghihintay nga lang yan ng utos ni Momo, ay huri-huri sa inyo, tama kayo. At ayun, ay nakachamba nga rin ako dyan. So tama tayo pagdating dito sa may side ni Zunisha. So eto malupit, makikipaggera na, makikipagdigma etong si Zunisha dyan sa may bansa ng Wano. Pero ang sa tingin ko dyan na dahil since na nandiyan na nga siya sa harapan ng mga battlefield o battlefield tuloy battleships ng mga government, ay baka yan na rin yung patulan o yung unang kalabanin ngayon ni Zunisha. At baka nga possible yan, katulad sa sinasabi ko, ay ma-encounter niya nga dyan etong si Rob Lucci, at yan yung unang makalaban niya na medyo malakas-lakas ganyan. So hindi ko pa kasi alam kung gaano yung inilakas o yung nadagdag ba na level up nito ni Rob Lucci. But anyways, ay dahil dyan ay talagang sa tingin ko malayo-layo pa etong lalakbay ng gera dyan sa bansa ng Wano. Medyo matagal pa matatapos etong arc na nga na to, kasi nga may mga dagdag na eh na makikipaglaban dyan sa bansa ng Wano. So pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong update natin sa chapter 1041. At so ayan, kapag lumabas na itong full chapter ay ipe-present ko na lang ulit sa inyo. So pa-comment lang dyan pala sa baba kung ano yung masabi nyo patungkol dito sa mga Gorosei na to, at saka yung sa kinakatakutan nilang awakening ng devil fruit. So yung devil fruit na ba yan ni Luffy? Kasi ganun na lang eh kung paano pigilan ng mga Gorosei na to yung pag-awakening ng devil fruit na nga na yan. Ganun na lang yung eagerness nila para patayin kaagad etong si Luffy. So seemingly yung awakening talaga ng devil fruit nito ni Luffy yung tinutukoy nila. So parang lang naman, hindi naman yan official guys. At ayan, ay pa-comment na lang kung ano yung masabi nyo patungkol dito sa mga spoiler natin. So ayan guys, ay ulit, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita-kits tayo ulit.